Siyam ang sugatan sa pag-araro ng isang kotse sa tatlo pang sasakyan sa San Fabian, Pangasinan. Kabilang sa mga sugatan ang motorcycle rider na naputulan ng paa sa insidente. Makibalita tayo kay Jet Arceliana ng GMA Dagupan. Wasak ang harapan ng kotseng ito matapos araruhin ang tatlong kasalubong ng sasakyan sa tulay ng Barangay Kayangan, San Fabian, Pangasinan. Base sa imbestigasyon ng pulisya, nakatulog daw ang driver ng kotse na si Joseph Cleo Castro habang nagmamaneho. Pauwi na si Castro kasamang anak at siyahin ng madisgrasya. Tapos nung sumalpok na, doon ako nagising na nandun na sila sa motor, tricycle. Unang inararo ng kotse ang tricycle na sinasakyan ng isang pamilya. Sugatan ng driver na si George Estayo at sa kanyang limang magkakapatid na menor de edad. Sa video na ito, nakuha ni Jerica Narvasa, makikita ang rider ng motorsiklong nabangga rin ng kotse. Naputol ang paa ng rider na si Nova Senin, isang guro. Humandusay rin sa kalsadang isa pang lalaki. Sa kabuuan, siyam ang sugatan sa insidente. Yung babae, dinuhat ko po yung babae. Malaki po yung sugat niyo dito. Saka yung bata, binuhat ko yung bunganga niya, duguan. Panawagan po natin sa mga drivers, bago po tayo magmaneho, siguraduhin din natin na kondisyon yung ating pangangatawan. Ganun din po sa ating mga sasakyan. Handa naman daw harapin ni Castro ang anumang magiging hakbang ng mga kamag-anak ng mga biktima. Sa San Carlos City, Pangasinan, nabalian naman ng buto ang rider ng motorsiklo na si Ray Mark Zacarias matapos masagi ng kasalubong na truck sa Barangay Ilang. Umuburtik yung motorcycle. Siguro na mas miscalculate na yung parting na truck, kaya nagkasagyan sila sa gitna. Nagpapagaling na ang biktima sa ospital habang pinalaya ang truck driver na si Isagani de la Cruz matapos makipag-areglo sa pamilya ng biktima. Jet Arceliana, Nagbabalita, Pilipinas.